Ang heat rash po, or yung tinatawag na bungang araw, ito po ay common pong nakikita dun sa mga intertriginous areas. Ito po nangyayari usually pagka talagang tag-init. Ito po ay nakikita po may mga pamumula dun sa pinaglalabasan po ng sweat or ng pawis. Actually, mas common po ito sa mga bata, lalo na ho sa mga babies kasi ho, hindi pa ho ganun ka-active ang kanilang sweat glands. Pero nakikita rin po sa mga older children. So, paano pwede natin gawin dito? Sorry, ito naman ay hindi talaga nakakabahala unless sobrang nakaka-irritate din po para sa mga kabataan, lalo na sa mga babies. Minsan nakakamot, pwede po itong magsugat. Kasi sobrang init, kailangan natin ibaba ang body temperature. Ipaliguan natin ang baby. Lalo na ngayong tag-init, bukod sa ligo sa umaga, pwede natin ulitin pagdating ng tanghali. Huwag lang po masyadong matagal. Kasi pag masyado pong matagal at nakababad, lagi sa tubig, nakaka-dry din po ng skin. So, pwede rin pong mangate sa ng dryness. Pag nabuhusan natin ng bata at yan po ay magko-cool down na po ang katawan. Also, ano ba yung binibihis natin kay baby? Dapat yan po yung mga malalamig sa katawan. So, kung pwede nakasando at hindi masyadong mga masikip, iwasan po natin na masyado po silang balot na balot kasi lalo silang papawisan. Pwede rin pong gumamit ng mga prickly heat powder. Dapat lagi po silang hydrated. So, kahit naggagatas, bibigyan din po natin sila ng water. Kailangan pong bantayan kapag yan po ay, kasi minsan po pag nagsugat, pwede maglagnat si baby. Babantayan natin kasi akala natin simpleng rashes lang po. Kailangan po natin lagi tayong nakatutok. Pag may mga ibang changes sa bukod sa mga pamamula na, ay dali na ho natin kagad sa doktor. Yan po mga kasambahay, this is Dr. Sarah Barba Cabudil. Let's make it a habit of watching Doctors on TV only at QMTV, your public service channel.